Yung pinaka-poging pari sa kanilang lahat. Yan. Agree ka ba? Agree ka ba sa description ko kay Father? Agree without thinking. Si Father Francis Lucas po is with us, ang President ng Catholic Media Network. Father Francis, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Alvin, tsaka Doris. Oh. Good evening, Father. Yes. Father, hingi lang kami konting insights. Anong nangyari? Ba't ganun po yung survey? Ano? Parang hindi magandang resulta na ang mga Pilipino ay kumukonte yung nagpapakasal sa simbahan dahil sa dahil ng gastos. Mm-hmm. Hindi ba nakakalungkot? Well, ang sa aking karanasan, ang nakikita nila ay mahal daw magpakasal sa simbahan. Mm. Pero, nung parish priest ako, para maalis yan, kasi noon merong first class, second class, third class. Sabi ko, lahat kayo first class. Mm. Ibig sabihin, kung gusto mong bongga, bahala ka magpalagay ng flowers, kung ano gusto mong palagay sa simbahan. Wala akong pakialam dyan. Mm. Pero lahat ng kasal ay may simpleng stipend lang. Mm. Kasi nga, marami kami, yung panahon ko, marami kaming kinakasal na libre pa nga eh. So, wala kang dahilan sabihin mo mahal yan. Hindi naman ang simbahan nagpapamahal noon. Hindi, teka muna, Father. Father, teka muna. Magkalinawan nga po tayo. Hindi ba libre naman talaga dapat pag nagpapakasal sa pari? O may bayad din yung pari doon? Hindi, ganito yan. Yung misa, may stipend kasi simulat sa pulpa yon. Pero yung sa ngayon, yung stewardship na tinatawag na ginawa ng simbahan, yung lahat ng ating pagkatao ay utang natin loob sa Diyos. Kaya, kung ano mang biyaya mo from the gratefulness of your heart, inaalay mo yon sa simbahan. May mga dioceses, may mga parishes na wala na yung mga stipend. Kasi nga, nagbibigay na sila nung kanilang contribution, tawag doon stewardship. Mm. No? So iba-iba kasi ang pamamaraan ngayon sa buong daigdig. Kaya kailangan mo rin i-maintain yung simbahan. Halimbawa, electricity. Sino magbayad mong pare? Saan ko kuha yung pare ng pambayad? Ah, so para malinaw. Pag nabibigay ng simbahan, saan mo kukunin yung pampalinis nun? Yeah. So para mas malinaw, Father, yung pare, hindi yung binabayaran. Ang binabayaran nyo yung gastos sa seremonya. Yes. Ang pari kasi, yung stipend lang niya doon sa misa niya. Yeah. Tama. Para lang malinaw, kasi baka sabihin, inegosyo kasi yan eh. Kailangan mo, pag ang gusto mong magkasal sa iyo, obispo, mas mahal. Yun, tama. Pero tama yung sinasabi mong yan. Kaya nga, nasa iyo yun eh. Kaya nga sabi ko, yung gasto sa pagpapakasal, nakadepende sa kinakasal. Mm. Alam mo naman, di ba, pag medyo... sabihin, bongga yung kasal natin, bonggacious, gagastos tayo. Magkano ang terno? Hala, magkano ang jacket? Magkano ang shoes? Aba, ay mahal yan. 1,000 pa minsan yung iba. Ay, oo. Oh, yung alahas pa nila, yung kanilang carpet. Hindi yung mapapayag yung na-ordinal yung damit lang si kakasal mo. Aba, isa rin, wala ka na makaklas-klas. Magkano binagastos nila sa pagkain? No. So yun nga, I don't really believe na ang kasal sa simbahan, kaya hindi nagpapakasal, ay mahal. No. No. Depende sa kinakasal. Depende sa kinakasal. Yan eh. Kaya nga niya nagpapabugasyos eh. Kaya nga doon nung ako'y parish priest, iisa ang contribution nila sa kasal. Ngayon, gusto mong bongga, mahala ka na. Kasi may mga parishes din, ewan ko lang ngayon, na yung ulaklak, yung kung ano-ano pang burloloy doon, eh binabayar din sa simbahan yun. Okay, hindi ibang usapan yun, ha? Pero sabi ko nga, hindi naman lahat gano'n. Noong panahon kung akong parish priest, wala naman akong first class, second class, third class. Eh. Pati sa libing, sa lahat. Bahala kayo. Eh, pero kung walang-wala, Father, kasi hindi ho ba ang kasal ay... Paano ngayon? Mga sakramento, di ba? So kung walang-wala na talaga, dapat kinakasal ng pari kahit wala ng bayad. Correct. Kaya nga sinasabi ko, ang dami kong free weddings nung araw eh. I-schedule lang. Hindi pumunta doon, Father,
kasal mo nga kami. Aba, teka mo na. Napaganda. Sorry, Joseph. Huwag namang ano, instant. May ganyan. Oo. Pwede. Kaya marami kami nung kasal ng bayan o kaya may special request sa'yo. O may sakit, gustong nasa ospital na, gusto magpakasal pa. Alam mo, saan mo pa yun, no? Sira naman. Oh, pero Father, paano po yung ibang requirements ng simbahan bago po may kasal, kagaya ng mga seminar? Yan din po, may bayad? Wala. No. Wala, servisyo namin yun. Oh. Hindi kasi ang tawag ng formation. Ibig sabihin nun, kailangan mapaliwanagan mo sa kanila anong kahulugan ng sakramento. Kaya kala nila mahal kasi nga pag sinabing kinasal sa simbahan, parang mahal. Ayun ang nagiging paniniwala, which is not true. There are other reasons why they don't want to get married in church. Mm. O so, iba hindi nagpapakasal eh. Yun ang actually yung susunod kong tanong, Father. Nababahala ba kayo sa simbahang Katolika na kumukonti ang nagpapakasal, nagsasama na lang, hindi na nagpapakasal? Well, ang hindi nagpapakasal sa simbahan, iba hindi nagpapakasal sa sibil. At ang tingin ng iba, pagkasal sa simbahan, parang mas mahirap maghiwalay. Parang gano'n. Eh, kaya kanya-kanyang kaisipan. Kaya nga sineseminaran, pati sa gobyerno doon, may seminar din eh. O sa simbahan, meron din bago ikasal. Para talaga maliwanagan sila anong bang kahulugan ng sakramento. Kasi nga pag magsusurvey tayo ngayon, naku, ikunti lang mo nakaka-entindi. Kahit sa mga sacrament. Kahit si Cardinal Tagle, nasabi niya yan eh. So, na tayo ay may pananampalataya, pero hindi tayo properly evangelized. Ibig sabihin, hindi talaga na napaliwanagan nung sapat. Eh, kasi isipin mo naman, sa 50,000 Catholics, isang pari iyon. Swerte ka na ako, isang pari ka, may 10,000 kang parisyoner sa limpawa na inaalagaan mo. Isip mo, 10,000, 15,000. Kaya nga sinasabi ko dyan, ay sana mahalaga din yung mga magulang. Ganyakin yung mga anak niyo magpari. Marigami na naman kami. So, Father, this is no cause for worry or concern sa simbahan. Yung survey na kayo mismong gumawa, yung Sabadilla Veritas. Kasi iba naman yun. Hindi naman yun ang official na sa CBCP or something. Ah, okay. Kanina, so, yun, pero hindi siya, sign to be concerned. Ang pag ako tatanungin, ang concern ko is the spiritual warfare happening in the world today. Okay. The loss of the moral compass. Ito mga ganyang time, burloloy na lang yan eh. Naging epekto na lang yung mas malalim na problema. Kasi pag nakita mo lang surface eh, yung effect na. Kaya mas dapat tingnan natin anong mas malalim na dahilan. The loss of our moral compass. Parang ang tingin mo wala na sagrado. Ang tingin mo, ang tamang batas ay yung pabor sa'yo. Yung gusto mong gawin, masasaya ka. Yung pagrespeto mo sa buhay ng kapwa-tao mo, anong talagang kahulugan ng pag-ibig? Yan ang mga basic questions eh. Okay. Yung iba ng ganyan, mga external signs talaga yan na dapat nating mulatin ang ating sarili, that is where the danger is. Okay, hindi yung resulta lang. Kasi pag resulta nakita mo, dami-dami pwede interpretasyon niya. Father, let's accommodate some questions from the viewers. Bigornia, may nakita ka ba? Teka lang. Sige, hahanap ako. Sabi ni Professor M, please ask Father Lucas, pwede na po bang magpakasal outside ng simbahan? Dati kasi, kailangan inside the church lagi. Dati nga din, hindi pwedeng magpabinyag ng anak kung hindi ka kasal ang magulang unless celebrity ka. Ano ba talagang patakaran dyan? No. Tingnan mo yan. Nata mo yan. Yan anak ko talaga nagpapantigang tenga ko. Nag-uuso kay doon ko. Ang bata, pag pinanganak, kahit hindi kasal yung magulang, binibinyagan niya. Ano kasalanan ng bata? Mali yun. Good. Sabi niyo sa akin, sa nung pari nagsasabi lang gano'n, mali. Ano kasalanan ng bata? Buti nga, pinabinyagan pa ng magulang kahit di sila kasal. Okay. So, huwag natin sasama yung kasalanan ng magulang doon sa bata.
Okay. Oh. And congratulations then yung mga hindi nagpakasal na yung anak nila, pinagbibinyagan nila. Amen. Doon sa napagpapakasal outside ng simbahan, allowed ba ng Catholic Church yan? Ang punto sa di dyan, hindi ba sinasabi nga nung survey na napakamahal daw nung sa simbahan? Mm. Okay? Mm. Eh bakit gusto niyo doon sa outside simbahan? Kasi gusto niyo sa mga park. Gusto garden. O hindi ba? Garden wedding. Teka. Oh. Kaya mainly sa mga exception yan eh. Exception. Ewan ko lang kung mayroon pang marami niyan. Pero most of the dioceses do not allow that. Ah, hindi siya allowed, no? Hindi siya allowed. Oo. Okay. Ewan ko lang kung may talaga mga exception. So, you never know. Okay. Partner? Pero bishop lang siguro yun. Opo, komento na lang kayo dito, Father, sa sinabi ni Zeus Ginoo. Filipinos consider church wedding as an ultimate highest form of wedding ceremony, kaya need bongga talaga ang celebration. Kaya yung iba, sinasabi nila na kahit sa West, mayor na lang para lang maikasal. Oo, sangayon ako dyan kasi yun nga eh. We have to change our mindsets today. Let us not live in the olden times kasi yun ang paniniwala. Pero sangayon ako, that is the highest way of giving your vows to each other. Kasi nga, sagrado yun eh. Sa harap ka ng Diyos, sa harap ka ng pare na kinatawan. But you don't have to be bongacious. Okay. Okay. Oo. Kasi sakramento yan, sagrado, nangangako ka. Ang Diyos ang iyong witness at sa pamagitan din ng pare at sa kaninawatinang mo. Tahu eh, isang witness mo lang doon, nagkasal sa'yo. Kasi yung kasal kasi, ang nangangako ka sa isa't isa, witness lang halos yung nagkakasal eh. Judge lang yun. Hindi kasama yung Diyos doon. Kaya yun ang dapat maunawaan natin. You don't have to be expensive. Okay. Sige, Father, thank you. Marami akong kinasal na hindi expensive, ha? Oo, tama naman. Oo. Nasa sa'yo talaga. Father, maraming salamat sa oras mo, ha? You take care, okay? Maraming salamat po. Thank you, Father. All the best. Si Father Francis Lucas.